깊이 음심 부목하오 사 아딘 부소 앗가는와 음심 늑두루 사 아딘 부하이 남긴 동아랄 앗바가사 Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapapi Kailan pa man Sa puso't diba Tayo'y isa naman Kahit na tayo'y magkawala Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikala sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Sa tukso at yadyan.
Sunday morning po sa lahat ng mga Facebook friends ko po na naka-online ngayon. Kumbaga masasabi natin na ang araw na ito ay isang mapaghimalang araw sapagkat muli na naman tayong ginising ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga sabi nga natin na every gising is a blessing. Welcome po sa Word of God Facebook Live na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay iparating o maparinig sa ating mga tao ang mabuting balita ng Panginoon araw-araw po. Sapagkat bilang tao, tayo po ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at katawan. So kung pinapakain po natin ang ating katawang lupa every day o each time na tayo nagugutom, marapat lamang na ang ating espiritu ang uunahin nating pakainin ng salita ng Panginoon araw-araw. Sapagkat ang ating pong espiritu ay nagkakasakit din, nanghihina, at ito po ang tinatawag na kasalanan. Everyday po tayo ay nagkakasala. Ngayon po, kung tayo ay hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon, paano na po yung ating relasyon sa Diyos? Sabi nga po ng Biblia na ang tao daw dapat ay huwag daw po tayo matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Matakot tayo sa pumapatay sa Espiritu. At ang papatay po sa Espiritu natin, ay ang ating mga kasalanan. Napakabuti po ng Diyos sapagkat ginamit na niya ang Facebook Live, ang social media, para everyday po makalinig tayo ng salita niya. Kasi po, ang salita ng Panginoon ang katotohanan. At ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin, sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanang ginagawa, everyday, alam naman po natin yan. So, mismo na ang Panginoong Hesus nagsabi na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Gaano po ba kahalaga ang Diyos sa atin sa bawat araw? Ang bawat po hininga, ang bawat po ang araw, ang hangin, lahat, bawat kilos ng parte ng katawan natin, ang Diyos ang nagsusupply sa atin ng energy. Ang meron tayong property, trabaho, mga mahal sa buhay, kung bakit tayo nagpapakahirap, lahat. Wala naman tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat ay pinahihiram lamang ng Panginoon. So, hindi ba deserve ni God na ibalik sa Kanya ang pagpapasalamat? At isa na sa mga paraan na pwede nating magawa ay ang pakikinig ng salita ng Panginoon everyday po. Napakabuti ng Panginoon, tipo ba, hindi siya papayag na hindi siya makapagpadala ng kanyang mabuting balita sapagkat alam niya na tayo'y nabubuhay na lang sa tinatawag nating last day. O yung malapit ang dumating ang Panginoong Hesus anytime, kailangan po nating maghanda. Sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay, huwag nating sabihin na, ang lakas ko pa ngayon, no? Active sa sport, ang sarap na mga kinakain ko talaga, healthy, maalaga ako sa katawan.
O kaya wag natin sabihin na, oh, marami akong pera para kung ako'y magkasakit, ay ako'y mayroong panggamot. Kumbaga, ready ka sa mga material na bagay. Wait, wag natin tayo magpakampante. Sapagkat minsan ang kamatayan, hindi mo inaakala. Minsan madulas ka lang dyan sa banyo mo. Nabagok yung ulo mo, patay. Amen po. So, yung mga ganun bang mga sitwasyong aksidente. Aksidente na talaga nga. Kaya nga tinawag yung aksidente sapagkat hindi natin in-expect. So, ganun din ang pagdating muli ng Panginoong Jesus. Unexpected. Kamukha nga daw po ng magnanakaw. Na tayo'y biglang bubulagain na lang. Ha? Huwag natin sabihin na, ay, ang ganda ng panahon ngayon. Nagkakasayahan kami mga ng aking pamilya. Pero bigla na lang po. So, dapat po pinaghahandaan. Ang gusto lang naman po ng Panginoon is alam natin yung priority natin sa ating buhay. Priority, ibig sabihin bakit ba ako isinilang o nilikha ng Diyos? Ano bang dapat kong inuuna sa bawat araw? Ano bang kabuluhan ng aking buhay? Sapagkat napakabilis. Sobrang bilis ng buhay ng tao. No? Parang usok lang eh. Parang kailan tayo mga baby. Tapos ngayon tayo malalaki na. Amen po. Napakabilis. So, time is gold. Huwag na natin naksayahin ang ating oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi po marabot ang Diyos. Inuulit ko, hindi po marabot ang Diyos. Pwede natin gawin ang mga bagay, mga pangarap na gusto natin sa buhay. Pero kailangan lang alam natin kung ano yung mas mahalaga. Amen po. Maging sigurista tayo sa buhay. Hindi naman natin pinag-usapan dito. Kung ano po yung ating kalagayan sa buhay, kung ano yung meron tayo, kung ano yung matapos natin pinag-aralan, hindi po. Pagdating po sa Panginoon, tayo pantay-pantay. Pantay-pantay po tayo. At salamat na lang sa Panginoon sapagkat pare-pareho niyang pinapasikat ang araw, pinapaulan, nagpapaulan siya sa mabuti at sa masama. Pero alam niyo, mahal na mahal po tayo lahat ng Panginoon. Yan po huwag kakalimutan natin. Lagi lang nandiyan ang Panginoon naghihintay sa ating pagbabalik loob. Amen po. So, napakaganda po na maaari kayo ay nag-almusal na o hindi pa. Pero alam nyo, itong linggo, ito'y talaga'y para sa Panginoon. At kapag sinasabi nga, inuuna mo yung Panginoon sa buhay mo, ay susunod ang mga biyaya sa buhay mo. Amen po. So, makinig po kayo. Sana po, magbigyan kayo ng espiritu, ng katyagaan, para makinig sa mabuting balita, Sunday Gospel, mula umpisa hanggang huli. Kasi, napakaganda po ng mabuting balita natin. Meron po tayong matututunang spiritual na mensahe sa Panginoon. Amen po. So, tayo po ay manalangin. Upang sa ganun humingi tayo ng paglilinis sa Diyos sapagkat tayo makasalanan. Tayo ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos sa nakaraang oras. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo, ang masalangit, marami pong salamat sa panibagong mapaghimala mong araw na kung tutusin, wow, you're such amazing God na binibigay mo na naman sa amin itong October 27, 2019. Hindi namin alam, Lord, kung hanggang kailan mo ibibigay pa yung mga darating na panahon. Hindi namin alam kung darating pa ang October 28, 29, 30, o papasok pa ba kami sa November, sa December, papasok pa ba ang 2020 sa buhay namin. Ikaw lamang nakababatid. Pero ang alam namin, dapat namin ipagpasalamat. Ang bawat araw na hindi mo pa pinahihintulutan o dinidesisyon na ibalik muli ang Panginoong Jesus. Sapagkat patuloy ka pa rin nahahabag sa amin. Ayaw mo kaming mapunta sa impyerno. Gusto mo kaming mapunta sa iyong kaharian. Kaya nawa, ang mga nakikinig sa oras na ito, puspusin mo sila ng banal na espiritu. Ipaalam mo sa kanila ang katotohanan na mula sa iyong mga salita. Sabay-sabay po tayo humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras. Humihingi po ako sa iyo ng pagliminis. Bigyan mo po at puspusin ng iyong Espiritu Santo upang nang sa ganun tangin iyong mensahe lamang ang mapahayag ko. Ikaw ang aking nais na may pahayag sa Facebook Live nito. Gamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento. Itago mo ko sa iyong kabanalan. Panginoon, ang araw na ito'y para sa iyo, karapat dapat ka lamang sambahin at pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan.
Send me your Holy Spirit. Ganun din sa mga nakikinig. Puspusin mo sila ng banal na Espiritu. Ano man, Lord, yung kanilang mga stress, problema, kahinaan, sakit, Panginoon, in Jesus' name. Hayaang mag-take over ang Holy Spirit upang sa ganun maunawaan yung Espiritu namin at Espiritu mo ay magkaroon ng connection. At ang mga sagabal, in Jesus' name, kinakast out ko na po, Panginoon. And of course, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari sa iyong mga mensahe. Send me the wisdom, the fruit of the Holy Spirit, ang karunungan mula sa Diyos ang aking hinihingi, hindi ang katalinuhan mula sa tao. Panginoon, bigyan mo po ako ng kababang loob na maipahayag ang iyong mabuting balita. Maraming pong salamat, patuloy kong kumilos sa darating pong mga oras upang nang sa ganun mapuspos mo kami ng iyong banal na Espiritu na kung kami hindi pa nakakapagsimba, at least ready na kami sa iyong salita sa simbahan na mamaya na aming atenan, or kung nakapagsimba na kami, it's better na dinadagdagan mo pa ang mga natutuhan naming aral. Mensahe mo, Panginoon, pagkatapos namin magsimba. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama. Sa kapuspusan ng banal na ng Holy Spirit, Holy Spirit, come now, we need you. Manahan ka sa aming puso. Panginoong Jesus, nagtitiwala kami sa iyo. Sa ngala ng amat na anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat. And alam nyo, nagagalak ang Panginoon. Sabi nga ng Diyos, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad na ito. So sabihin natin na love team yun. Huwag natin paghihiwalayin yun sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Napakabuti na. Napakapalad na natin kung tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo, just imagine, isa ka sa mga tinatawagan ng Diyos upang makinig sa kanya mga salita. Alam niyo po, marami na rin po akong Facebook friends. Imaabot na rin yan ako. Almost 3,000, magpo 4,000 na nga. And hindi ko lahat yan masend. Nang, minsan, di ba, sa Messenger nyo, nakakatanggap kayo ng parang post na nag-invite na, 6:30, Word of God, Facebook Live, o kaya pag sa Radyo Bulacan ako, nag-invite. Actually, instrumento lang po ako ni Lord. Pero kung isa kayo sa mga nakakatanggap ng ganyang message, pasalamat kayo sa Diyos. Sa dami-dami ng Facebook friends ko, isa kayo. Actually, hindi ko kayang isend lahat yun. Ang kaya ko lang siguro, minsan pagka talagang wala na akong oras swerte na kung makapag 50 na may masend ako. Kaya pag nasend kayo, huwag niyo pong babaliwalayin. Sapagkat yan ay invitation sa atin ng Diyos. Amen po. Mahal, ganyan tayo kamahal ng Panginoon Maraming tinatawag, pero konti lang talaga ang pinipili. Kaya once na nakarinig ka ng salita ng Panginoon, tuloy-tuloy mo na. Kasi yan ay masasabi natin, sigurista ka na sa buhay mo. Ay, alam ko na ang totoo. Hindi na ako maloloko ng Diablo. Alam ko na yung totoo. Na hindi pala lahat ng nakikita sa mundo, totoo. Ang totoo lang kung ano yung utos ng Panginoon. Kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Amen po. So, ang mabuting balita po ngayon ng Panginoon, sa ngayong linggo na to, masasabi natin na bibigyan tayo ng Panginoon, tuturuan tayo ng Diyos kung paano maging mapagpakumbaba. Kasi alam niyo po, tayo mga tao, whether we like it or not, minsan sumusumpong po sa atin ang kayabangan. Minsan sumusumpong po sa atin, lalo na, alam niyo, yung mga pagkakataon na, ay, ako ang tama. Ikaw ah, okay, sabi mo doon sa kapwa mo, ikaw may kasalanan, ako ang tama Ikaw humingi ng tawad. Diba, ganun tayo, no? O kaya minsan pagka medyo sinisipag-sipag pa yung taong mayamang, magaganti pa yun. O sige, patatawarin kita sa isang kondisyon, paparusahan mo kita, gawin mo. Kumbaga minsan, dinadaig pa natin ang Panginoon Ang Diyos na masasabi nating siya lang dapat ang may karapatang maghusga, siya lang karapatang may tawag dito, magparusa. O pwede lang natin gayahin sa Diyos ang karapatan nating magpatawad. Amen. And it takes a lot of humility to do that. Amen po. So magsimula na tayo sa mabuting balita para na sa galon maagang mga aga pa lang, busog na yung ating espiritu. Sapagkat
maaring itong mga nakaraang araw o oras, nagutom yung ating espiritu. Ano yung sabihin ng nagutom? Maaring may nagawa tayong kasalanan. Na although alam na natin yung salita ng Panginoon, di para natin ginawa. Kainin natin uli ang ating espiritu ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. The Word of God could serve as our inspiration and transformation. Pwedeng makapagbago ng buhay ang salita ng Diyos. At ang pinaka greatest miracle na pwedeng mangyari sa buhay ng tao ay ang mapagaling siya ng salita ng Panginoon. Amen. Sa kanyang mga, sa ating mga kasalanan. Biro mo dati, nagmumura ka nung makarinig ka na ng salita ng Diyos. Kaya nagmumura, aba, himala yan. Dati, isang kateba, bisyo mo ngayon, nung nakarinig ka ng salita ng Panginoon at sinabuhay mo to, himala yan. Kaya yan talaga ang kinukonsider ni God na himala, na greatest. Yan ang gustong himala niya gawin sa tao. Kaya may Word of God Facebook Live every day. Hindi sapat yung halimbawa, bulag ka lang, paggagalingin ka ng Panginoong Jesus para makakita, o bingi ka lang, bibigyan ka niya uli ng pandinig. Higit pa doon ang miracle. Kasi, alam naman natin katabang lupa natin, mamamatay naman yan eh. Ede, what's next? Kung tayo naniniwala sa Diyos, alam natin may impyerno at may langit. So, taas ang kamay, sinong gusto sa langit? Lahat tataas. Pero araw-araw naman, kung pang-impyerno naman yung ginagawa natin, paano tayo papasok sa kaharian ng Diyos? Amen po. So, eto na po. So, makinig po tayo, Susan, Brother Danilo, Sales, Danilo Ruiz, Anton Faustino. Kumbaga, masabi natin tayo, sama-sama tayo na sa hapag ng presensya ng Diyos. Biro mo, invited ka na sa oras na ito, nandiyan ang banal na Espiritu at sama-sama tayong pupuspusin ng Diyos sa kanyang mabuting balita. At ito po ay manggagaling sa San Lucas. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. At ito po ay nasa chapter 18 verse 9. Pero babasahin na po natin lahat para sa ganun mas mabuo natin yung mensahe ng Diyos. At ito po ay under ng ang talinghaga tungkol sa Pariseo at sa publikano. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong naman nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinita. Samantalang ang publikano'y nakatayong malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y muwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibinababa, at ang nagpapakababa ay itinataas." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Amen. Alam niyo po, kapag halimbawa, kapag nakakabasa ako ng ganitong mga talinghaga, tapos merong napapaloob tungkol sa pagiging mapagpakumbaba, nabibless ako. Alam niyo kung bakit? Kasi po, isa sa mga dapat na ipinagdarasal nating tao na baguhin sa atin ng Diyos o sabihin natin magkaroon tayo ng karakter ay ang pagiging mapagpakumbaba. Huwag mo munang unahin sa Diyos, huwag mo munang unahin hingin sa Diyos yung sinasabi namin, "O Lord, gusto ko maging mabait ha. O Lord, gusto ko maging mapagbigay sa aking kapwa. O kaya, Lord, gusto ko ganito." Yung magaganda po bang ugali na ating pwedeng hilingin sa Panginoon?
Pero ang una po natin hingin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng mababang kalooban. Nakamukha ng Panginoong Jesus na talaga namang banal at walang bahid ng kasalanan, pero kitang kita natin ang kanyang pagpapakumbaba. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa ating mga makasalanan. Saan ka pa makakakita ng ganyang Diyos? Tayo pa kaya ang hindi maging mapagkumbaba? Kasi alam niyo po, kapag meron na po tayo niya, alam niyo, meron ka na kayong sandata ng pagpapakumbaba, ay nako, walang kasalanan na hindi mo mahihindian. Bakit? Eh, mapagpakumbaba ka na eh. Nagpapasakop ka na sa Diyos eh. Kapag sinabi ng Diyos na huwag, eh di huwag. Ayaw ng Diyos eh. Hindi na tayo magsasabi na mas ipipilit pa natin. Alam niyo po yun? Mas ipipilit pa natin yung ating gusto kesa sa gusto ng Panginoon. Kaya napakahalaga yung, actually sabihin ko sa inyo, everyday ipanalangin yan, yung sinasabi natin pagpapakumbaba. Sapagkat yung pagpapakumbaba, yan ang pinakamahalagang magandang ugali na pwede tayo magkaroon yung pagiging mapagpakumbaba. Kasi alam niyo po, ang mabuting balita ngayon ay masasabi natin na tungkol sa pagiging mapagpakumbaba. Pagiging humble, no? Yung humility, yung masasabi natin meron tayong yung humility, yung kahit anong mangyari o sa buhay natin o kahit sino po man yung magtukso sa atin, magpagalit sa atin, nandun yung ating pagpapakumbaba. At mahirap kunin yan sapagkat talagang kailangan niya ng pagsuko. Pagsuko sa Diyos. Isusuko mo yung pride mo. Eh tayo pa namang tao na kung naman, no, ang pride natin talagang mahirap na magsalita. Pero yun ang gusto ng Panginoon. Gusto nating makasunod sa mga utos na kanyang ibinibigay sa atin. Kailangan nating maging mapagpakumbaba. So punta tayo doon sa mabuting balita. Ano po sabi doon sa mabuting balita na nagbigay na naman ang Diyos ng ang Panginoong Jesus ng talinghaga. At ano po yung talinghaga na binigay niya? Ito po yung tungkol sa dalawang tao. Ito po yung Pariseo at ang publikano. Pariseo at tungkol po doon sa tax collector eh. Ano po? Double check na po natin, no? So, yun, tama. Tungkol po ito sa talinghaga ng Pariseo at ng tax collector o yung taga-singil ng buwis. Alam naman po natin yung Pariseo, kung i-describe po natin siya, para siya yung pare sa panahon natin ngayon. Na ang Pariseo talaga namang may mga kaalaman niyan tungkol sa utos ng Diyos, talagang masasabi natin na alam niya kung ano yung mabuti at masama. Eh, yun nga yung pinapangaral nga niya po sa tao eh. Na, huwag kayong ganito, huwag kayong ganyan. Amen po? Samantala ang tax collector, nako eh, pag sinabi mong tax collector, medyo connected dyan sa pera eh. Amen? Di ba? Kaya nga sinasabi natin minsan na pagka tax collector ka, ikaw yung tipo ng mandarambong. O kaya, nandaraya. Kasi, siyempre, tax eh, tungkol yan sa pera. At alam mo naman, When money talks, everybody listen. Amen po? So, ngayon na nangyari, no? So, sabi ko sa talinghaga, nanalangin tong dalawang to. Yung Pariseo, nanalangin siya, Ba't ba pumapasok lagi sa kanyang ano? Anyway, yung Pariseo, nanalangin siya. At paano nanalangin yung Pariseo? Nanalangin siya in a way na, tahimik lang naman siya. Pero, habang kinakausap niya yung Diyos, sabi niya, alam mo Diyos, alam mo, Ama ko sa langit na ako, hindi ako nagnanakaw. May mga binanggit siya dun eh. Hindi siya nagnanakaw, hindi siya ganitin. Marami siya sinabi na hindi niya ginagawa yung mga kasalanan, no? Tapos ang sabi niya, twice a week, nagbibigay ako ng ano, nag-aayuno ko. Nagbibigay siya ng ikapo o 10% ng kanyang kinita. Amen? So sinabi na niya.
lahat ng mga masasabi niya, may pagmamalaki niya sa Diyos na, oh Lord, ah, hindi ako nananakaw, hindi ako nangangalo niya, ah. Sinusunod ko yung 10 utos mo. Hindi pa yun, ah, sa trabaho ko. Ah, sa pagiging pariseyo ko, nagbibigay ako ng 10%. At hindi pa yun, ah, talagang nag-aayuno ko. Nagpa-fasting ako, ano man ginagawa niya, no? Pero sabay tingin doon sa publikano, sa publikano, doon sa tax collector, na hindi kamukha niya, no? Hindi ako kamukha niyang yung tax collector na yan. Eh, samantalang naman yung maniningil ng buwis, o tax collector, nanalangin din siya sa Diyos. Pero ang panalangin niya is, nakayuko pa yung ulo niya, at hindi siya makatingin sa langit. Damang-dama niya yung sakit na ginawa niyang, ginawa niyang mga kasalanan sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Ano ba? Patawarin mo po ako, bigyan mo po ako ng habag sa mga kasalanan ginawa ko. Amen. Wala siyang sinabi na, oh Lord, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nasisinungaling. Amen. Hindi niya sinabi, wala siyang binanggit na mabuti ginawa niya. Kundi naka-focus siya kung ano yung kanyang kasalanan. O ano yung kanyang kahinaan, doon siya naka-focus. Ngayon na lang sabi ng Panginoon, aba, sa dalawang ito, mas nagiging kalugod-lugod ang panalangin ng tax collector. Kasi yung panalangin ng tax collector ay may kasamang pagpapakumbaba. Hindi kumukha ng panalangin ng pariseyo ang yabang. Hindi naman dinadanong ni Lord kung, ay, ano ba mga mabuti mong ginawa? Sapagkat sa pananalangin natin, kaya nga diba sa ama namin, kapag tayo ay nananalangin, tayo ay humihingi, may parte sa pananalangin natin na napakahalaga, na hindi dapat mawawala kapag tayo ay nananalangin. At yun ay ang paghingi ng tawad. At kapag humihingi ka ng tawad, kailangan mababa ang iyong kalooban. So, ang mabuting balita ay ibig ipaalam sa atin kung gano'ng kahalaga yung kaseryosohan ng ating paghingi ng tawad. Kasi maraming tao na parang ginagawa na lang nilang ano ba yun, dagdag bawas yung paghingi ng tawad na, o sige, gagawa ko ng kasalanan ngayon kasi maya-maya naman pwede ako humingi ng tawad kay Lord eh. Amen? May ganun. Gagawin ko muna itong kasalanan na ito, paminsan-minsan lang naman eh. Anytime naman si Lord, mapagpatawad yan. Tawarin niya ako. Huwag nating gawing kalokohan. Parang sinasabi natin na si Lord ay parang puntahan lang na ano yun, dagdag bawas kung kailan mo gusto. Ang gusto ng Panginoon, pag tayo humingi ng tawad, eh talagang seryoso. Mula sa puso. Amen po. Ngayon, ito po nga, punta tayo ulit sa pariseyo. Kasi sa panahon po natin ngayon, marami sa atin ang pariseyo eh. Sino ba tayo sa talinghaga? Tayo ba yung pariseyo? O tayo ba yung tax collector? Paano tayo manalangin? Tinatanong ng Diyos, ano ba yung kalidad o quality ng pananalangin mo sa akin? Kasi nung yung gospel last Sunday, tungkol din yung sa pananalangin eh, di ba? Ang sabi ay maging matyaga sa pananalangin. Ngayon, panalangin na naman ang gospel. At ang ibig sabihin ng Panginoon, anong klaseng panalangin ang ina-expect sa atin ni Lord? Panalangin bang puno ng pagmamataas? Panalangin bang o puno ng pagpapakumbaba? Kasi when you ask forgiveness, ibig sabihin, nagmamakaawa ka kasi may ginagawa kang kasalanan. Amen po? Eh kasi naman itong pariseyo na to, nananalangin siya pero ang focus ng kanyang panalangin ay yung ako, ako. Oh, hindi ako nagaganito, hindi ako nagaganyan, hindi ako nagnanako, hindi ako, puro ako. No? Ipinagmamalaki niya na, oops, gawin, pakicheck mo nga San Pedro na sa bawat araw na ginawa ko, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsinungaling, hindi, parang ganun eh. Amen? So, kung pananalangin natin, lagi tayo nakafocus sa ating sarili, na kung ano yung hindi naman natin dapat ipagmalaki sa Diyos, eh, mali pong pananalangin yun.
panalangin ng Diyos ay yung may kababaang loob. Nakita niyo naman po, di ba, yung tax collector, kung paano yung inilarawan sa mabuting balita? Nakayuko. Pwede nga lang, manalangin tayo, nakalukod, nakayuko. Nakataas ang kamay, talagang sukong-suko sa Panginoon. Iyang-hiya. Iyang-hiya. Yung kung nahihingi tayo na patawad sa Panginoon, iyang-hiya tayo na, Lord, ba't ko ba ito ginawa? Alam kong masama, alam kong nasaktan kita. Ba't ko ito ginawa? Yung meron ba tayong kahihiyan? Nahihiya nga tayo minsan sa kapwa natin pag may nagawa tayong masama eh. Yung pa kaya hindi tayo mahiya sa Panginoon? Amen po? Kasi sa ating pananalangin, hindi naman tayo makakapagsinungaling sa Diyos eh. Alam na alam ng Panginoong Diyos, yung mga ginawa natin hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. Maluloko natin ang ating sarili, pero hindi ang Diyos. Maluloko natin ang ating kapwa, pero hindi ang Diyos. Alam ng Diyos yung ating kahinaan. At tayo mismo, alam din natin kung ano yung mga kahinaan natin na nagdadala sa atin sa kasalanan. Tingnan po. Kapag tayo yung nananalangin, huwag natin gayahin yung Pariseo. Sinasabi pa niyo sa Diyos kung yung mga maganda niyang nagawa. Sa ating pananalangin, huwag tayo mag-focus sa mga bagay na meron na tayong magandang ugali. Kung ikaw ay isang taong mapagbigay, ay huwag ka na mag-focus doon. Kung ikaw ay isang taong mapagmahal, malambing, maasikaso, masipag, ay huwag ka na mag-focus doon. Napagpala ka na doon eh. Sa ating pananalangin, nakafocus tayo kung ano yung kahinaan natin. Lord, tulungan mo po ako. Naku, magagalitin ako. Lord, tulungan mo ako. May galit pa dito sa puso ko. Lord, tulungan mo po ako. Patawarin mo po ako. Naging mahina na naman ako. Sa bisyo, natawag ng laman. Lord, patawarin mo po ako. Amen. Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos kasi may mga bagay tayo hindi natin kayang gawin mag-isa. Na kailangan natin, sabi nga eh, sa pamamagitan ng Kristo, magagawa natin ang lahat ng bagay. At walang imposible sa Panginoon. Kailangan lang natin mabuhay araw-araw sa katotohanan. Huwag tayong paloko sa Diablo. Sapagkat ang Diablo talaga naman, kaya niyang ang anghel para tayo dayain, siduin, patayin yung ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat yan naman ang trabaho ng Diablo eh. Ayaw niya tayong magkaroon ng kababaang loob sa harap ng Panginoon. Gusto niya maging mayabang tayo. Sapagkat ang Diablo ay mayabang. Kaya kahit nga siya ang pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos, naging mayabang pa rin siya. Gusto niyang maging Diyos. Ganun ang gusto niyang sa ating mga tao. Kailangan maging mayabang din tayo. Amen? Kahit wala naman tayo dapat magmalaki sa Diyos. Meron ba? Lahat naman ang meron tayo galing sa Panginoon eh. Ano nga yung pagmamayabang na amin? May pera ako. Kilala ko sa lipunan. Presidente ako ng bansa. Ay, ang ganda-ganda ko. Nanalo ko yung Miss Universe. Hindi naman doon titingnan ng Panginoon eh, kung ano yung karangalan na receive mo sa buhay mo. Kundi, titingnan ng Panginoon yung kababaan ng loob mo. Kung paano ka sumusunod sa kanyang mga utos. Kung gano'n ka, alam mo kasi di ba pwede ba din siguro sa panahon sa pananalangin nyo, paghingin nyo ng tawag sa Diyos, na talagang naiiyak kayo. Yung tipong nga, iyak na iyak ka dahil sa sising-sising ka doon sa kasalanan ginawa mo. At hindi lang dahil sa naiiyak ka dahil sa nakagawa ka ng kasalanan, kundi naiiyak ka dahil nasaktan mo ang Diyos doon sa kasalanan ginawa mo. Yun ang totoong paghingi ng tawad. Malalaman mo na totoo yung paghingi mo ng tawad sa Diyos na may kababaang loob kapag nararamdaman mo na, Lord, nasaktan kita eh. Kaya, ang sakit-sakit na eh. I'm sorry. Amen? Parang kapwa-tao lang natin yun eh. Kung sino man yung mahal natin sa buhay na nasaktan natin, di ba parang mas nasasaktan tayo? Yung sa mga anak natin, kapag sila'y nasasaktan tayo, mga ina, mas nasasaktan. Eh, kaya nga, di ba, sinasabi, buti pa, ako na lang yung saktan mo kaysa yung anak ko eh. Eh, mas lalo na ang Diyos.
kapag ikaw ay humingi sa kanya ng tawad at naiyak ka na dahil, Lord, nasaktan kita, sorry ha. Ayun na nga, kung maaalala mo, no, ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, dubuan, pinako sa krus. Sa tuwing nagkakasala daw tayo, parang pinapasariwa natin uli yung mga sugat, mga pako, yung koron ng tinik na inilagay sa Panginoon. Ganun, dapat mas nasasaktan tayo kasi ang sinaktan natin, ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, ng mga bagay na meron tayo sa mundo, ng trabaho natin, ng pamilya natin. Pag ganun na yung quality na humingi ka ng tawad ng Panginoon sa Panginoon na dahil sa nagkasala, kundi dahil mas sinaktan mo siya, yan na ang totoong paghingi ng tawad na may kababaan doon. Huwag tayong gayahin yung Pariseo. Eh kung sino pa yung nakakaalam ng salita ng Panginoon eh, at nangangaral, siya pa yung talaga namang mayabang. Diba sabi niya, ay naku Lord, ako basta ako, hindi ako ganito, hindi ako ganyan, hindi ako nagnanakaw. Pero anong sabi po sa Santiago chapter 2 verse 10 or James chapter 2 verse 10? Nasulat po doon na ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Kaya walang ipagmamalaki yung Pariseo na nagawa niya, na sa 10 utos ng Diyos, nagawa niya yung 9, pero hindi niya nagawa yung pang-10, walang kabuluhan ang 9 niyang ginawa. Bakit po? Siyempre, sabi po sa James chapter 2 verse 9 na, yun nga na, ang tumutupad sa buong utusan, sinusunod mo yung 10 utos ng Diyos. Pero, hindi mo naman tinupad yung isang ipaliwala. Parang sinabi mo na yun na, oh sige, nasisimba ako, hindi ako nasisinungaling, mahal ko yung mga magulang ko, hindi ako nangangalun yan, hindi ako nasisinungaling. Di ba, yung mga ganun yung mga 10 utos ng Diyos? Eh kaso, nagnanakaw ka. Amen. Sapagkat ang nagsabi ng huwag kang magnanakaw at huwag kang mangangalun niya, ay siya din nagsabi na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, na huwag kang magnanakaw ng gamit ng may gamit, o huwag kang, di ba? Yun din eh, iisa lang yung Diyos na nagsabi nun eh. Amen? Halimbawa, halimbawa ikaw yung tao na sinasabi mo sa sarili mo, basta ako, wala kong ginagawa masama sa kapwa ko, hindi ako nagnanakaw, no? Hindi ko siya pinagnanakawan, ha? Basta ako tatrabaho ko ng maayos. Okay, sabi mo, basta ako, ginagala ko yung magulang ko. Nagsisimba ako, tuning ko, no? Ako naman, no? Ginagawa ko talaga yan. Kaya kaso, nangangalunya ka. Sa dami ng taong ginawa mo, sinunod mo sa Panginoon, eh may isa ka nangangalunya ka eh. Sapagkat yung isang pangangalunya, magbubunga yun na yung pinagmamalaki mo na nagsisimba ka tuning linggo. Eh anong kabuluhan na pagsisimba mo ng linggo kung nangangalunya ka naman? Eh di wala rin yung pinagmamalaki mo at sinasabi mo pa na, ay, hindi ako nagsisinungaling. Eh nangangalunya ka nga. Eh di ang bunga ng pangungulan niya, mga ngalun niya, ay nagsisinungaling. Na ang bunga ng pangungulan niya, eh yung hindi ka na misa nagsisimba. O kaya magsimba ka man, hindi yung nakakalugod sa Panginoon sapagkat nabubuhay ka sa kasalanan. O kaya sabihin natin na, ipagmamalaki mo na, mahal ko naman yung, ginagalang ko naman yung mga magulang ko. Eh, nangangalunya ka eh. Hindi parang disrespect mo na rin sila na pinapangaralan ka nila, oh, huwag kang ganyan, huwag mong gagawin niya, masama yan. O kaya, huwag kang papatay. Ay, teka, bakit napasok yung ano, huwag papatay? Eh, pangangalunya ng kanyang kasalanan. Natural, sa pangangalunya, para ka na rin pumapatay. Amen? Pinapatay mo yung relasyon ng ibang may relasyon. Pinapatay mo yung relasyon mo sa Panginoon. Sapagkat dapat ang manahan sa katawan natin ay ang Espiritu Santo. So the more na tayo ay nagkakaroon ng pangangalunya, eh pinapatay natin ang Espiritu Santo sa ating katauhan. Kaya isang kasalanan lang, nagbubunga na yan ang sinasabi mong ginawa ko to, ginawa ko to. May epekto yun. Amen? Kaya huwag natin sasabihin, wala tayong pagmamalaki sa Panginoon na, ay ako naman eh, tumutulong ako sa kapwa ko eh. Pag may lumalapit naman sa akin, tumutulong ako eh. Kapatid, tandaan mo to.
wag na wag mo sasabihin. O wag na ikaw yung pusa na sasabihin mo na, oy, babait ako ha. Oy, tinulungan ko si ano ha. Oy, tinulungan ko si ganyan ha. Oy, pinatawad kita ha. Never. Hintayin natin ang ating kapwa ang magsabi niyan. Nasabihin sa'yo ng kapwa mo na, ang bait mo naman. Uy, ang matulungin mo naman. At kapag sinabi sa'yo ng kapwa mo, isa ay sasagot mo sa kanya. Sa Diyos ang papuri. Purihin ang Diyos. Amen? Ibig sabihin, naging mabait ka, naging mabuti ka, naging mapagpigay ka, naging mapagpatawad ka dahil sa Diyos. Ibabalik mo ang glory kay God. Amen. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Kung nakakagawa man tayo ng kabutihan, dahil yan, sa tulong ng ating banal na Espiritu na ibinigay ng Panginoong Jesus bilang patnubay. Amen. Wala. Kaya nga, diba sabi ko nga sa iyo, sabi nga ng mabuting balita doon sa pinakamuling part, anong sabi doon? Ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay pinataas. Kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Wala nang hindi na pag-uusapan dito kung anong natapos mo, kung anong, gano'n ba kalaki ang pera mo sa banko? Gano'n ka kayaman? O kilala-kilala ka na sa buong mundo? Ikaw ba yung naka-invento ng kuryente? Naka-invento ng Facebook? Hindi na pag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan naman, gaano kababa ang kalooban mo? Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, sa araw-araw na binibigay sa atin, gaano kababa ang kalooban natin? Lalo na sa panahon na tayo'y nananalangin na kung saan Diyos ang kinakausap natin. Na dapat panalangin natin ay mapagpakumbaba. Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ginawa ko. Lord, gusto ko to, Lord eh. Gusto ko to eh. Pero Lord ah, not my will. What your will be done. Magpapakita yun ng pagpapakumbaba. Na kahit sa panahon na nananalangin tayo na meron tayong gustong hingin sa Diyos, tayo ay isinasantabi natin yung ating gusto. Eh Lord, ayaw mo pala yan eh. Edy ayaw ko na rin. Lord, gusto ko mag-abroad. Eh ayaw mo naman eh. Edy ayaw ko na rin. Mararamdaman natin ang God's will pag talaga meron na tayong connection kay Lord eh. Kaya lang minsan hindi natin mapakiramdaman kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin kasi hindi tayo nagsiseryoso sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, kapag mahal mo siya, mahal mo siya. Pag hindi, hindi. Mamili ka lang. Ayaw ng Lord na maligamgam o lukewarm. May nasa gitna ka. Minsan magbabait ka ngayong araw ito, maya-maya, salbahe ka na naman. Ang gusto ng Panginoon, pili ka lang. Hindi po. Kasi anytime darating na ang Panginoon eh. Parang pag nanakaw. Kung hanggang sa mga oras ito, hindi pa rin tayo nakakapili na ano ba magiging mapagpagpumbaba ako o pagiging mataas ako. Pare-pareho lang tayo. Kapag tayo namatay, kahit gano'ng kaganda yung ataon mo, kahit gano'ng kalaki yung musileyo na pinaglalakan ng iyong namatay na katawang lupa, pare-parehong uod ang kakain sa atin. Kahit gano'ng pakaganda yung damit na suot natin nung tayo binurol, pare-pareho tayo magiging dust to dust, ashes to ashes. Pare-pareho tayo singilan ng walang damit. Mayaman, mahirap, pare-pareho din tayong mamamatay na 6 feet under the ground. Kaya ano'y pagmamayabang natin sa Diyos? Wala! Pasalamat ka tayo sa Panginoon eh. Na binibigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng salita niya everyday eh. Kasi nakakalimot tayo lalo na sa panahon na tayo tinatawag ng laman ng ating mga kahinaan, mga magalit. Di po ba? Mga bisyo. Mga bisyo na nakakapagpalayo sa ating sa Diyos. Mga bisyo na nagiging dahilan ng ating mga sakit sa katawan. Unawin natin ang ating espiritual na relasyon sa Diyos at susunod na yung katawang lupa natin. Kaya lahat ngayon ng mga sakit ng tao nang galing sa espiritual na karamdaman. Sapagkat hindi busog sa salita ng Panginoon araw-araw at hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang katawang lupa natin, nagbabayad pa tayo ng consultation fee, nagbabayad pa tayo ng hospital, bumibili pa tayo ng gamot, meron pa tayong maintenance,
Pero mo yung perang ibibigay natin doon, para lang tayo ay gumaling. Pero kung noon pa, inuna na natin yung espiritual natin kaugnayan sa Diyos, kailangan pa bang gumastos sa doktor? Kailangan pa bang bumili ng gamot? Hindi na. Kasi si Espiritu pa lang, busog na tayo sa salita ng Panginoon. Kapag alam natin na, oops, ibigin mo yung kaaway, gagawin mo na. Sa palagi mo ba, magkakaroon ka pa ng galit? Magkakasakit ka pa ba ng high blood? Pag sinabi ng Panginoon, magkaroon ka ng pagpipigil sa sarili, sa palagay mo ba? Nagbibisyo ka ba kung alam mo na makakasama yun sa katawan mo? Hindi na. Kaya ganun kahalaga na sa buhay natin, alam natin kung ano yung number one. At yung pag-improve ng ating espiritu. Isa lang ang buhay natin, isa lang ang kaluluwa natin. Pag itong kaluluwa na to ay napunta pa sa impyerno, wala nang balikan, wala nang second, wala nang take two. Hanggat buhay tayo, makinig ang may pandinig. Hanggat buhay tayo, nandiyan habag at pagtsatsaga sa atin ng Diyos. Pero take note, once na mamatay tayo na hindi natin inaakala o ina-expect, o kaya dumating ang Panginoong Jesus na hindi natin inaasahan, kapatid, sarado na ang pinto ng langit. Humingi man tayo ng tawad, maglupasay man tayo sa impyerno, hindi na tayo pakikinggan ng Diyos. Wala na yung panalangin na yan. Kaya grab the opportunity. Samantalahin na natin pagkakataon ngayon. Hanggat meron pa tayong pagkakataon, magbalik loob sa Diyos at manalangin ng may kababaang loob. Sapagkat sa pananalangin ng may kababaang loob, ibig sabihin nun, Lord, patawarin mo ako, nakagawa ko ng kasalanan at hindi ko na ito gagawin uli. Yun ang punto doon. Ang punto daw kung bakit ka humihingi ng kapatawaran para hindi mo na gawin uli. Kasi parang suka lang daw yan eh. Kinain mo, sinuka mo yung kasalanan mo. Tapos may abayas, kakainin mo na naman yung suka mo. Di nakakadiri yun. Sapagkat sinasabi ng Panginoong Jesus, kamukha kay Maria Magdalena. Sabi niya kay Maria Magdalena, o sige, pinapatawad na kita, pero huwag ka nang magkakasala muli. Ganon din tayo. Tama na yung minsan na nagawa natin yung kasalanan na yun. Huwag na yung paminsan-minsan. Lord, patawarin mo ako, hindi na ako sisigarilyo. After 2 days, ayan na naman. Eh, Lord, minsan lang naman eh. Minsan lang naman, no? O Lord, hindi na akong bumura. Maya-maya, ayan na. Nagmura na naman. Lord, paminsan-minsan na eh. Galit kasi ako, hindi ko mapigil. Ay, yung paminsan na, nakangatwiran pa tayo sa Diyos. Kung bakit natin nagawa yung kasalanan yun. Samantalang, ang linaw-linaw ng salita ng Panginoon, huwag. Pag sinabi mo na, pag narinig, hindi pa natatapos ang Diyos, di ba, nimbawa, sa sakpukutos niya, isa doon yung, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw. Doon pa lang sa salita niya na huwag, hindi pa natatapos yung sentence niya. Dapat, sinasabi na agad natin ni Lord, yes, Lord, hindi ko nagagawin. Hindi ka na dapat mangatwiran, sapagkat ang utos ng Diyos ay perfect. Kasi matutulad lang tayo kay Eva at Adan eh. Sinabi na ng Diyos kay Eva at Adan, huwag yung kakainin yung masamang bunga niyan, kasi mamamatay kayo. Sumunod ba? Hindi. Nakilig sa ahas. Kapatid, ang Diablo, pwede magmukhang anghel. Hindi, pwede. Papasok at papasok yan sa tao, sa pangyayari, sa mga bagay, para dayain tayo. Na kunyari sasabihin, wag. Pero wag, anong wag? Yayaman ka dyan, wag. Amen. Gaganda ka dyan, wag. Ayun naman pala, akala natin, totoo, niloloko lang pala tayo. Sapag na nagtatrabaho na rin ang Diablo ngayon. Kasi alam ng Diablo na anytime mag-i-decide si God sa second coming. Kaya kailangan, marami naman siyang magdala sa impyerno, no? Alamang wala. Kaya nga pag nakakamingin ka na ng salita ng Panginoon, ay medyo masasabi natin na huwag mo nang bitawan. Sapagkat gagawa ng paraan ng Diablo para sabihin sa'yo na, wait, bakit ka ba nag-aak sa'yo ng pakikinig ng salita ng Panginoon? Ano ba, mas masarap naman yan, mag-iinuman na lang tayo dito, no? Mas masarap naman yung
matulog ka na lang dyan. O, mas masarap yung mag-isip ka kung paano ka makakaganti dyan sa taong nakasakit sa'yo. Amen. Kaya nga ang pananalangin ay ang mabuting balita ngayon, tinuturuan tayo maging magkaroon ng humility. Huwag tayo maging mayabang kasi wala naman tayo pagmamayabang sa Diyos. Kailangan nga natin siya sa buhay niya eh. Napakabuti nga ng Panginoon eh. Di biro mo, kahit sabihin mong marami kang naging failure sa buhay mo, ipagpasalamat mo hanggang sa ngayon, buhay ka pa rin. Alam niyo po, sa panahon ng pagsubok, huwag na huwag mong titingnan kung ano yung mga bagay na nakasakit sa'yo o kung anong bagay ang wala ka. Kapag masakit yung, alam mo, kung may sakit ka sa puso, sabi mo, naku Lord, thank you ha, wala akong sakit sa atay, buo pa yung atay ko. Pag meron kang sakit sa, o alam mo, meron kang, basta may, kung ano may sakit mo sa katawan mo, iisipin mo yung magaling pa sa katawan mo, yun ipagpasalamat mo. Kasi, kung mapofocus ka kung ano yung wala sa'yo, o kung ano yung diferensya mo, sabi nga, kung saan ka nakafocus, doon lumalaki. Mas malaki yun. Mas minsan lumalaki pa yun sa Diyos. Kaya pag masakit ang ulo mo, sabi mo, Lord, thank you ah. Kasi nakakakita pa ako. Sino ba namang tao ay pagpapalit ang buong pera sa buong mundo? Kasi nga, bigay ko nga sa yung pera na buong mundo, pero isang kondisyon, kukunin kong paningin mo. Di po ba? Ay, napaka mangmang mo naman. Kapag pumayag ka, ang yaman-yaman mo, pero wala ka namang makita. Yung mga ganung bagay, minsan hindi natin, nakakalimutan natin ipagpasalamat sa Diyos. Yung may mga nakikita pa natin, yung nakikita pa natin yung ating mga mahal sa buhay, yung nakakakain pa tayo ng maayos. Alam niyo ba, may mga tao na hindi sila makakain ng maayos. Kailangan pa nilang bumili ng mga machine na dudurugin mabuting pagkain para makain nila. May mga tao hindi makatulog ng maayos. Kailangan pa nilang uminom ng sleeping pills para makatulog. Pero yung mga ganong bagay, binabaliwala natin minsan. Nakakatulog tayo ng maayos dahil sa sobrang pagod natin sa buong maghapon. Pagkagising natin, dapat hindi pa dumidilat yung mata natin, sinasabi na natin kay Lord, thank you Lord ha, kasi ginising mo pa ako. Samantala pag tayo tulog, tayo yung mga patay. Wala na tayong free will, hawak na ng Diyos ang buhay natin. Kaya ang katotohanan na napakabuti ng Panginoon, na ito, gumagana na naman yung ating oras dahil sa Diyos. So, totoo lang, ang mahal na mahal tayo ng Panginoon, kahit na ang titigas ng ulo natin, kahit nagkakasala tayo, pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay magbalik loob sa Kanya hanggat may panahon pa. Kasi napakabuti ng Diyos, pero, naku naman no, huwag na natin hintayin yung puot. Wala tayong madadala pag tayo namatay, no? Kumbaga, malapit na ang November 1, pag-alala ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pero kung tutusin, kung makapagsalita lang yung mga patay natin, alam mo, namatay yung nanay mo, tatay mo, kung makakabalik lang yan sa harapan mo, sasabihin yan, anak, magbago-bago ka na, mag-isip-isip ka na. Ha? Tingnan mo, ha? Totoo ang impyerno, nako. Pagka nasain po natin ang buhay na, alam niyo po sa buhay na ito, ang una mong pangarapin, alam mo, kung ano, paano ba ako makakarating sa langit? Yan ang unang pangarap dapat ng tao. At ano pa, ang una mong katungkulan o trabaho sa mundo, paano ko ba mapagdiling ko na ng Diyos? Yung mga bagay na makamundo, di naman madamot ang Diyos eh. Gusto mong magkaroon ng business? Gusto mong umunlad sa buhay? Gusto mong magkaroon ng ganito, ganyan? Gusto mong pagpatapos yung anak mo? Naku naman, hindi maramit ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, kung ikaw ay isang may taong may karunungan, alam mo kung ano yung una sa buhay mo. Kasi, iiwan naman natin lahat ng to eh. Ano ba naman yan? Kahit gano'ng kaganda yung kotse mo, bahay mo, kahit anong taas ng pinag-aralan mo, eh ano ngayon? Requirements ba ni God yan pag sa judgment day? Babasahin ba niyan? Babasahin ba niya na, oh, ikaw, Kimpi, ikaw, Del, ikaw, Rene. Oh, ano natapos mo, Abel? Ano yung mga properties mo na, ano, napundar sa mundo? Amen? Hindi. Titingnan ng Diyos kung gaano ka naging kababa ang kalooban mo sa pagsunod ng kanyang mga utos. Yun
dapat ang number one natin, iniisip una sa araw-araw. Susunod na lang yung, kailangan tapusin ko yung trabaho ko to. Kailangan makapag-impok ako. Sunod na lang yun. Seek first the kingdom of God. Kapag ganyan ang ginawa mo, may mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo ina-expect. May mga panalangin ka na matagal mo nang idinadalangin pero ibibigay ng Diyos sa'yo according to His will. Wala nang papalpak sa kalooban ng Diyos. Perfecto yan. Gustong-gusto lang kasi ng Panginoon makita ka na ikaw, Sister Fides. Ikaw, Brother Ariel, Danilo, ito yung mga naka-online ngayon eh. Amen? Na, oops, itong nilikha ko ito ah. Napakababa ng kalooban. Biro mo, inaway na siya nung kapwa niya. Minura na siya ng pagkalutong-lutong, pero hindi man lang sumagot. Kasi nakinig na siya sa salita ko. Kasi sinabuhay niya. Ay, mababa ang kalooban ito. Teka, titignan na ngayon ni Lord. Ano ba yung mga kalistang prayer request niya dito na gusto niya? Ibibigay ko na to. Amen? Ang pinakamagandang gantimpala na pwede mo ma-receive ay ang gantimpala mula sa Diyos. Kaya nga may kapangyarihan yung sinasabi, it's better to give than to receive. Sapagkat ang lahat ng bagay na binibigay mo sa kapwa mo, galing lang yun sa Diyos. Messenger lang tayo, pinapadaan lang sa atin, sinasabi lang sa iyo na, o ikaw, Brother Titus, ikaw, Sister Susan, ikaw, Brother Anton, pwede ba pakibigay mo itong tulong ko dyan sa kapwa mong nangangailangan? E di syempre, ikaw naman, bilang nilikha niya na may bababa ko, ibibigay mo. Kung pera man yan, di ba sabi nga, kung yan ay treasure, time, or talent, yan ang mga pwede mong ibigay sa kapwa mo, time, treasure, or talent, T3. Amen? Kaya, alam nyo, kala nyo na kasi pag nagbibigay kayo, nawawalan kayo, hindi. Kapag kayo nabibigay, mas nagkakaroon kayo. At ang kayamanang iniimpok nyo ay yung sa langit. Kayamanang hindi nananakaw. Amen po. Kaya kailangan ng kababaang loob. At isa pa, para hindi kayo masaktan, kapag nagbibigay kayo, huwag na huwag kayong mag-e-expect ng kapalit. Kaya maraming tao ang nagkakagalit. Kaya nagkakaroon ka ng sama ng loob sa kapwa mo. Kasi ba naman, naghihintay ka ng kapalit. Kung nagbigay ka ng pagmamahal, magbigay ka, huwag ka na mag-expect. Besides, sino ba yung unang totoong nagmamahal sa'yo? Ang Diyos. Kapag nagbigay ka ng ganito, huwag ka na mag-expect. Ayaan mo na ang Panginoon ang gumanti sa'yo. Kasi once na tinulungan mo siya at tinulungan ka niya, bayad ka na. Nakuha mo na yung reward mo. Pero ang pinaka-reward na gusto ng Panginoon na makuha natin ay ang mula sa kanyang reward. At ang pinaka-greatest reward ni God ay ang buhay na walang hanggan. Amen po. Alam nyo, napakaswerte nyo kung halimbawa blessed kayo sa buhay. Samantalang subukan nyo, dito lang sa Pilipinas eh. Subukan mong maglakad-lakad dyan eh. May mga batang natutulog lang sa kalsada. May mga matatanda na tulak-tulak ang kariton. Kukuha lang yan ng empty bottle ng mineral. Ipunin yan. Mga lata, basura, plastic. Para lang makabili kahit isang kilong bigas. Amen. Yan ang opportunity na hinihintay ng Diyos na i-grab natin para tayo tumulong sa ating kapwa sa mga pinahiram na resources sa atin. Lalo na kung na-bless ka sa pera, na-bless ka sa yung may kakayanan kang tumulong sa kapwa mo. Halimbawa, kilala kang tao na pwede kang magbigay ng tulong sa kanya. Kung hindi man ikaw makapagbigay ng tulong sa kanya, makapag-refer ka ng tao makakatulong sa kanya. Isa sa mga karunungan ng Diyos ang sinasabi na maging masipag sa paggawa ng mabuti. Every day, huwag mong papalabasin ang araw na hindi ka makakagawa ng mabuti. Ang taong busog sa salita ng Panginoon, at lalo na kapag ang tao na talagang laging nagpapasalamat naman talaga sa Panginoon, wala na sa kanyang isipan o puso ang lugar ng pagrereklamo. Sana po natututo tayo sa Word of God Facebook Live everyday. Kasi ang hihingi naman ng Panginoon dito, yung kababaang loob natin sa pakikinig.
hindi naman siya maglalagay ng, actually, ang pinipili naman niyang tao na mangaral ng kanyang salita ay yung mga taong masasama o galing sa kasalanan. Hindi naman pumipili ang Diyos ng, hindi ba yung mga alagad niya, meron ba siyang piniling pare o pariseyo? Wala, di ba? Ang pinipili niya, mga tax collector, mangingisda. Amen? Kasi, yung mga tao na naging makasalanan, nagbagong loob, doon mas nakikita ang kapangyarihan at kabutihan ng glory ni God. Kaya huwag mo sasabihin na, ay Lord, ang dami ko ng kasalanan eh. Dami-dami na. Eh ano ngayon? Kung taos naman sa puso mo ang paghingi mo ng tawad sa kanya at mababa ang kalooban mo, patatawarin ka ng Panginoon. And it's not yet too late. Di pa late, no? Nasasabi na lang yun. Ihingi natin ito ng tawad o hindi. Pero ang katotohanan na lagi, ilagay natin sa ating isipan, no? Sister Opelia, Brother Tony de los Reyes, Brother Miguel, Brother Vicente, na ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos ay pahiram lang, ay pansamantala lang. At higit sa lahat, each day, i-consider mo na last day, last performance of your life. Para lagi mong iniisip yung salitang paghahanda sa second coming ni Jesus Christ o paghahanda sa panahon na pwede tayong kunin ng Diyos. Amen po. Ang buhay ay paghahanda. Ang buhay ay choices. Dalawa yan. Kailangan sa bawat araw, umipili tayo dahil naghahanda tayo sa Panginoon. Yung mga panglupa, susunod na lang yan. Mga panglupa na makakabuti sa atin, na makapagbibigay karangalan sa Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong masyadong magpakalibang. Sapagkat bawat pawis na lumalabas sa ating katawan, bawat hininga na hinihinga natin, ang Diyos ang nagsusupply. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Naku po, wala pa yata na imbentong salita para mailarawan ang kabutihan ng Panginoon. Kasi, mararamdaman mo lang ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos kapag siya'y naranasan mo na. Kapag siya ay nagkaroon ka na ng love affair, love experience kay God. Amen po. Kamukha nga na lagi kong sinasabi na personal sharing, ang pinaka-patunay ko dyan is, kabaliktaran ng mga sinasabi ko, wala akong panahon noon kay Lord, hindi ako nagbabasa ng Bible, hindi ako nisimba. Of course, magagalitin ako. Sabi ko nga sa inyo, mataray ako. Hindi niyo ako, at saka ako, palaban ako. Huwag mo kong gagawa ng masama, kaya yun ako talaga, nadabanan kita. Ano ako, matapang ko ako. Pero simula nung talagang nakilala ko Panginoon, siya nagbigay sa akin ng kababaang loob. Doon ko naiintindihan na, Lord, wala pala pagmamalaki sa'yo, yabang-yabang ko dati. Tapang-tapang ko, wala naman pala. Amen? Alam niyo po, napakasarap. Nasa Panginoon ka, kasi magkakaroon ka ng sinasabing contentment in life. Amen? Habang pinapaunlad ka ng Panginoon, alam mo yung habang pinapataas ka niya, pababa naman pababa yung ano mo, pagiging humble mo. Kaya nga sa mabuting balita, ano yung sabi sa huli? Pinakahuli, no? Ito, tandaan nyo ito, itatakbo nyo ito sa na sinabi ng Panginoon, no? Dito sa ating mabuting balita. Ano yung sabi nyo sa huling balita? Yes. Linawa natin. Ayan. Sapagkat ang sinong mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen? Maliwanag! Kapag tayo ay mayabang na tao, ay ibababa tayo ng Panginoon. At kapag tayo ay mataas, pag tayo ay mataas, ibababa. Pag tayo ay nagpapakababa, itataas tayo ng Panginoon. At hindi sinungaling ang salita ng Panginoon. Amen po. Kaya nga diba, sabi ko, simula pa lang doon sa mensahe ng Panginoon. Sa pananalangin natin, lagi natin hingin ang karakter o ugaling, Lord, bigyan mo naman ako ng kababaang loob. At kapag hiningi mo yan, sundin mo na yung kasabihan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mahirap manalangin ang manalangin sa Diyos na wala naman tayong kooperasyon. Kailangan kumikilos tayo. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen po. So, yan po yung mabuting balita sa araw na ito. Na kung nakinig kayong mabuti,
at isa sa buhay nyo, magkakaroon nyo ng kapangyarihan. Mababatid mo ang katotohanan sa mundo na hindi lahat ng nakikita mong ginagawa ng kapwa mo ay tama. Itatanong mo sa sarili mo, gusto ba ito ng Diyos? Kapag ayaw ng Diyos, mas lalo ayaw ko. At yun ay nagpapakita ng kababang loob. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, kung gusto niyong sumunod sa akin, limutin niyo ang inyong sarili. Pasanin niyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Amen. Ganun po, paglimos sa ating sarili para sa Panginoon. At hindi naman tayo malulugi doon. Ikaw ba naman, ano bang gusto mong award? Buhay na walang hanggan? O yung mga masasabi natin na magkakaroon ka ng award dahil sa kasamaang ginawa mo? Na, oh, magkakapera ako dyan, pero yung pala kasamaang ginawa mo. Lagi mo natin tanda, hindi masamang mag-enjoy sa buhay. Kasi nang naman tayo mabubuhay sa mundo, no? Enjoy natin ang life natin bilang isang tao na yung ginagawa natin, nakakalugod sa Panginoon. Yun ang sinasabing kapag tayo ay araw-araw na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, buhay ka pa, parang langit na. Para bang nasa langit ka na kahit buhay ka pa? Kasi yung ginagawa mo, mga makalangit na. Nagpa-practice ka na dito sa mundo ng mga makalangit na gawain. E di mas lalo na kapag napunta tayo sa langit, alam nyo po ba, ang pinaka-surpresa ng Panginoon sa mga taong talagang totoong nagmamahal sa Kanya, naglilingkod, tapat, mababa ang kalooban, ay ang eternal life, ang langit. At ang langit ay hindi dinescribe ng Diyos kung ano ang tsura. Sapagkat surpresa nga eh. Sabi po sa 2 Corinto na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa naisip ng tao ang hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya yun ang yun ang gustuhin natin sa buhay natin. Na kapag tayo pala ay napunta sa langit, wow, ang dami kong pera noon, pero di ko pa ito napuntahan ha. Ang dami kong naisip ha, scientist ako nung nabubuhay ako, ba't di ko naisip na ganito itsura ng langit? Ay, di pa ba? Ibig sabihin ng Panginoon, sorpresa. Sa iyo, sa mga tao lang na talagang sumunod sa Panginoon, ang papakita niya yun. Yun ang pangarapin natin. Walang sinabi yun, kahit man na nara-around the world mo na yung mundo, no? Wala. Kailangan lang talaga natin ng kababaang loob. Wala tayong pagmamalaki. Kababaang loob. Lalo na sa panahon na nakikipag-usap tayo sa Diyos sa panalangin. Sapagkat alam niyo ba kung ano ang pangako ng Diyos sa mga taong may mababang kalooban? Sabi po sa sa Mateo, chapter 5, verse 5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Amen. Mapalad ka kung ikaw yung pagpakumbaba kasi kung anuman yung mga pangako o promises ni God, ibibigay sa atin lahat yun. Ibibigay lahat yun. Walang labis, walang kulang. Eh, mababa yung kalooban mo eh. Kaya nga, dito sa mundo, pwede tayong mabuhay na nga 50, 60, 70 years old, o sabihin na natin, habot ka na ng 100 years old, o higit pa dun. Eh, ganun lang, kung kalimbawa, kung 80 years old ka lang nagpakahirap, nagpakababa ng kalooban, sumunod sa Panginoon, ang kapalit naman nun, walang katapusang glory kasama si God. Kaya saan naman yung nabuhay ka ng 40 years old, 50 years old, in-spend mo lang sa kasamaan, tapos eh, pag namatay ka, impyerno, eh, yun na. Wala nang age limit dun. Talagang sa dagat-dagatang apoy na araw-gabi paparusahan. At naku naman, ang ngisi ng Diablo hanggang likod. Sasabihin niya, oh ikaw, Tony de los Santos, nakutu kita, no? Kala mo, dahil pera, no? Pogi-pogi mo, no? Pogi mo sa profile, eh. Hindi mo ba? Hindi ganun. Hindi ko sabihin, wala dun eh. Hindi naman titignan ng Panginoon kung ano yung ano mo eh. Kalagayan mo sa buhay eh. Hindi po ba?
sasabihin lang Diablo sa'yo, tauto kita eh. O, kasi, ayun mo, meron ng Word of God, Facebook Live, na ayaw mo makinig. May Bible, ayaw mo basta mag-everyday. Paglinggo, ayaw magsimba. Samantalang sinabi ko na, magsimba ka tuwing linggo, isa sa mga sampung uno siya, ayaw mo pa rin. Amen. O, di nauto kita din, welcome. Welcome sa impyerno, alika, kasama mo dito yung mga yan, yung kagalit mo, yun o, kasama mo yan o. Lahat ng uri ng kasama, masamang tao, kasama doon sa impyerno. Gusto po ba natin na gano'ng sitwasyon? Yung sinasabi niya, nasa huli ang pagsisisi. Kasi nagbigay din ng talinghaga ang Panginoon dyan, diba? Yung pulubi at saka si Lazaro na pulubi at yung mayaman. Sabay silang namatay, pero yung mayaman napunta sa Hades at yung pulubi napunta sa side ni Amang Abraham. At ang sabi ng mayaman na, pwede ba, bigyan mo ko kahit patak lang ng tubig kasi ang init-init dito. O kaya pwede ba utusan mo yung pulubing yung si Lazaro, bumalik sa bahay namin at pagsabihan yung lima kong kapatid na, oy, magbago na kayo, totoo impyerno. Amen. Eh kung yung buhay nga, ayaw paniwala, yung patay pa kaya, magpakita sa'yo at sabihin magbago ka na, eh baka magsitakbo tayo. Amen. Pabigyan natin ng halaga ang salita ng Panginoon. Kasi ito yung pinakamahalaga. Kailan pa ba natin tatanggapin niya? At kailan pa ba natin paghahandaan? Amen po. Hanggat meron kang ways na makakatulong sa kapwa, gawin mo. Sa pagkatang ano mang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Panginoon. Ano man yung ginawa mo sa maliit mong kapwa, ginawa mo yun sa Diyos. Kaya pag gumawa ka ng mabuti, na may kababaang loob, ginawa mo yun sa Panginoon. Tsaka isa pa po, ito pa po ah. Huwag na huwag po tayong magagalit o magtatanim ng galit o manghuhusga. Kasi yung sa mabuting balita, nanghuhusga pa yung Pariseo dyan eh. Nabuti pa raw siya, ganyan, yung samantala yung tax collector, ganito. Huwag po tayong magagalit o magano sa magkakaroon ng, sa mga kapwa-tao natin yung makasalanan. Ang kapwa-tao po natin yung makasalanan, hindi po yan na hinuhusgahan. Wala naman tayong karapatan, Diyos lang may karapatan ng Muslim. Kundi kinakaawaan. Sapagkat ang mga taong nagkakasala, o tayo na mismo, tayo yung mga merong espiritual na karamdaman. Ikaw ba naman, may sakit na yung kapwa mo, alam mo, sipa-sipain mo pa yan, may sakit na nga. Ganon din sa espiritual na karamdaman, yung kasalanan. Kaya siya siguro nagiging magagalitin sa'yo, kasi yun ang kanyang espiritual na sakit eh. Kaya siguro siya, masasabi natin, dinagantihan ka. Kasi yun ang sakit niya. Unawain mo siya, ipanalangin mo siya sa Panginoon. Kaya nga doon nga yung pumapasok yung love your enemy. At bago mo mahal yung kaaway mo, kailangan mo ng kababaang loob. Amen po. Sapagkat ang bagong utos ng Diyos ay ibigin mong yung kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So paano pa tayo iniibig ng Panginoon? Pinapatawad tayo. Natural. Kapag nagka-receive ka ng patawad sa Panginoon, magpatawad ka din sa kapwa mo. Amen po. Sana po natuto po tayo sa mabuting balita ngayon. Tinuturuan po tayo ng mabuting balita ng kababaang loob. Amen po. Kababaang loob na talaga namang napakabuti. Okay po? Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat sa araw na ito, sa iyong mensahe. Tunay nga na mahal mo kami, kaya ikaw isang amang mapagpapaalala, alalahanin, no? Mapagmahal. Naway, hindi kami magkaroon ng sama ng loob sa iyo. Sapagkat kung kami man tinamaan ng iyong mensahe, ibig sabihin lang, mahal mo kami at ayaw mo kami magpahama. Amen po. Ngayon din po, naway ang aming napakinggan ay aming sa buhay. Ipinapanalangin ko po ang mga Facebook friends na naka-online. Gayon din po yung araw-araw o regular na gano'y na bigyan mo sila ng kababaang loob. Ano po man ang kanilang mga sakit, physical. Kamukha po ni Manuel Francisco, ni Vicente, ni Miguel, ni Kimpi, ni Ray, ni Del, Titus. Kung ano po man yung kanilang mga sakit, physical, in Jesus' name, pagalingin mo sila. O kung lalong higit sa lahat, Lord. Kung ano po man yung kanilang mga espiritual na karamdaman na hanggang ngayon daladala pa rin nila na hindi nila matanggal. Lord, bigyan mo sila ng kababaang loob upang isuko to sa'yo.
upang nasa ganon na ito'y ma-let go nila in Jesus' name. Wala naman pong isipisibis ng Panginoon. At kung ano po man ang mga pangarap nila sa buhay, ingatan mo sila, Panginoon, lalo na kanilang mga pamilya, mga anak, mga mahal sa buhay na pinaghihirapan nila na magtrabaho, Lord. And naway, ingatan mo sila palagi sa araw-araw. Kaya hindi pa panalangin ko kay Rene, kay Fides, kay Ariel, kay Danilo, kay Susan, kay Anton, kay Opelia, kay Ton, kay Miguel, kay Vicente. At sa lahat pa po na nag-online na, kasi po limited lang naman yung nagpa-flash sa screen. At lalo na sa mga everyday na talagang nakakaalam na ng katotohanan na matyaga sila nga nakikinig ng salita ng Panginoon. Naway isa buhay natin, yun ang pinakamahalaga. Na isinasabuhay ang naririnig upang magkaroon ng katangyarihan sa ating buhay. Amen. Gayon din po, panalangin ko ang buong mundo na laganap ang divorce, ang same-sex marriage, ang digmaan, ang mga sakit. Naway makarating ang yung mabuting balita through social media na sa ganung po, babatid nila na kailangan ng tao magpakumbaba at magbalik loob sa Panginoon. At humingi din po ako ng panalangin sa inyo na naway lagi niyo ako isama sa inyong panalangin na ako'y ibigyan ng kalakasang physical at spiritual. Sapagkat ganyan din po ang ginagawa ko. Kung sino po may mga nag-online, sinusulat ko po yun sa notebook ko. And then, sinasama ko po kayo sa everyday prayers ko po. Nasanay, huwag na kayong bumitaw sa mabuting balita. Everyday po yan. Because, sabi nga ng Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sana po lagi tayong magkaroon ng ano ba tawag dito, yung espiritu natin at espiritu ng Diyos ay ma-online. Alam niyo po yung ma-online? Yung masasabi natin, kumbaga sa cellphone, kapag lobat na tayo, wala na tayong, hindi natin mapakinabangan yung cellphone natin. Ganun din po ang espiritu natin, kailangan online kay God. Para hindi naman tayo perpekto eh. Minsan, sumusumpong yung mga kahinaan natin eh. Pero pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, napapaalalahanan tayo na, at yun ang mahalaga kung bakit may Word of God Facebook Live. Dahil araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Sama-sama po tayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag po kaming pahintulot sa tukso. Hadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ayan, kung kayo'y nakarinig na ng salita ng Panginoon, sabi nga eh, the Word of God is a bread of life. Ito'y daily bread. Salamat tayo sa Panginoon. Kumpleto na. Kumbaga na yan, nakumpleto na yung ating pagkatao. Na? Yung ating katawan, kung tayo may nag-exercise, kung tayo may sports, kung tayo man ay kumakain ng mga healthy food, ay, maganda yan. Huh? Pero, kailangan natin balanse. Kamusta naman yung spiritual natin? Parte ng ating pagkatao. At sa bawat pakikinig na ng salita ng Panginoon, eh, nagkakaroon ng ano yan? Napapakain natin. Amen po. Tapos, ano pa yung announcement ko? Mamaya po, 10 a.m. to 11 a.m. mag-Facebook live uli ako sa Radyo Bulacan 103.9 FM sa programong BEC at Pamilya. Ito naman po ay programa na kung saan na pag-uusapan natin ng buhay pamilya na napabase sa salita ng Panginoon. Kung ano yung mga problema natin sa pamilya natin, nanay, tatay, anak, ang salita ng Panginoon ang magbibigay ng advice. Amen po. So, mamaya, sana manood kayo. And then, yun po, Word of God Facebook Live every day, Monday to Sunday. Usually, alas 6 ng hapon. O, nabawala, naiba lang yung oras pag halimbawa may lakad ako hindi talaga ako makapag-online ng 6 ng gabi. Pero, ang sigurado doon, hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, hindi ko papalagpasin ng araw na hindi makakapag-share ng Word of God. And then, yung Great Commission, chapter Matthew chapter 28 verse 19, inuutos po ng Diyos na everyday tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon, na share the Word of God. Since ang pinaka-fastest way na ngayon ay social media, sa punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde, and i-share nyo sa timeline kung ano man yung gusto nyo yung Word of God na, kasi araw-araw po ito eh, gospel. Simula po ako noong August 5. Salamat sa Panginoon, magtatatlong buwan na. At manood kayo sa November 5 ng third month anniversary, monthsary ng
Word of God Facebook Live kasi magbibigay po ako ng crucifix sa sino mang unang makakasagot sa trivia question ko sa mga nakaraan o mismong araw na yon na Word of God. And then, ayun po, ang magagawa natin sa araw na ito, share ang Word of God sa timeline nyo. Para yung mga Facebook friends nyo, mabasa din nila ang marinig ang salita ng Panginoon. Kasi utos, hindi po ako nagbibiro, utos po talaga ng Panginoon yan. Kaya nga po ako everyday nag-live eh, kasi sinusunod ko po yung utos ng Panginoon. At napakadali naman pong gawin yan dahil pindot-pindot na lang. Amen? O kaya, tingnan nyo yung timeline ko. Nandun na yung mga yung araw-araw. Pero sa YouTube kasi sama-sama na yun eh. Pag tingnan nyo yung timeline ko, makikita nyo pa yung ginagawa ko mga activities to. Pero kung talagang purely Word of God na gusto nyo i-share sa YouTube channel na Angelica Dorde. Amen po. And then, ayun, huwag natin laging kakalimutan. Actually, madali naman siyang tandaan eh. Matthew chapter 5, verse 5. Parehong 5 lang, no? Chapter 5, tapos verse 5. Mapalad daw po ang mga mapagpakumbaba. So, lagi natin isipin yan, no? Kapag dumatating sa atin yung ating mga kahinaan, magpakumbaba tayo, isuko yung kahinaan natin, at i-take over yung mga salita ng Panginoon na makakatulong sa atin upang maging malakas. At pakinggan po natin tong last song at kung kaya natin sabayan natin para sa Panginoon. Karapat, sapagkat siya'y karapat, dapat na pasalamatan. Amen po. Pasalamatan sa masaya. Sana po kung ibibigay pa ni Lord yung October 28, sama-sama po tayo magnilay ng salita ng Panginoon. And of course, lagi nating isipin na wala tayong pagmamalakas sa Diyos. Ang lahat ay hinihiram. Ang lahat ay hindi permanente. Ang Diyos lang ang siyang permanente sa ating buhay. Ang Diyos lang ang magbibigay ng lahat nating kailangan. So, karapat-dapat lamang na unahin natin ang Panginoon. Kamukha ng kanyang utos, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ingatan po tayo ng Panginoon, enjoy niyo po yung Sunday niyo, huwag kakalimutang magsimba, kasi pag hindi nagsimba, lagot lang kay Lord, tinuturing niyang mortal sin. Amen po. And of course, lagi nating isipin na sa bawat na bawat oras na lumilipas o lilipas sa ating buhay, ang Diyos ay lagi natin kasama at siya ang nagbibigay ng biyaya. Maraming pong salamat to God be the glory.